Yo, so what's up sa inyo mga ka-Fidio Nation? Ngayon nga eh, nagsimula na ako kanina pa na paggawa nitong ating breeder's cage. So ito na yung nagagawa ko. Ayun mga ka-Fidio Nation, pinag-ano ko lang yung mga scrap. So itong pakainan, yung ano, pag-ano nila ng pagkain ito. Lalabasan nila ng ulo nila. Tapos ito, still mating. Salitan. So, yun ang itsura mga ka-Fidio Nation. So, bali, pinto pa, divider, tapos ibabaw. Pwede na. So, tara, tuloy na natin. So, yun mga ka-Fidio Nation, ganito yung magiging pinto natin. May sobrang pa ako. So wala, ito lang ang kain natin. So yung magiging bisagra natin, mga sobrang ano lang. So pasobrang steel mati. So ayan ang magiging ganyan mga ka-Fidio Nation. Ganyan yung mangyayari. Ayan, hindi ganyan. Palagay ko ayos lang naman to mga ka-Fidio Nation. So tara, gawa pa tayo. So yun mga ka-Fidio Nation, para makagawa tayo ng ganito is ito lang yung kailangan natin. Oh. Tatlo na to, so papatong lang natin na ganito. So yan, ganyan lang gagawin natin para magkaroon nun. Tapos lalagyan lang natin ng pasobrang steel matting. So mas ayusin ko yung pagkakapa ko ngayon. Doon kasi medyo nagkamali tayo dyan. So tara, let's go mga ka-Fidio Nation. So yun mga ka-Fidio Nation, ito yung itsura. So pansatin sa atin lang naman to, kaya okay na kahit simple-simpleng gawa lang kung ano lang ang meron. So ito, nagkamali ako ng pagkakapa ko, nasa labas yung ganito pero dito hindi. So yun, ito yung pinaka-bisagra natin, steel matting lang yan na ano, luma. So yun mga ka-Fidio Nation. So yun yung magiging itsura niya. So ayan, hindi ko pa nagagawa yung para sa tatlo, ito pa lang. So pasensya na kayo sa gawa mga ka-Fidio Nation na, pero sa akin okay na yan eh. Kumbaga may mga pagkulungan lang. Ayan na, basta scrap lang ang meron tayo. So tara, tuloy na tayo mga ka-Fidio Nation. And ayun mga ka-Fidio Nation, bali sa wakas nga, natapos na natin yung mga pinto tsaka yung harapan. So, ito yung itsura. So yan ang mga ka-Fidio Nation. Ito naman sa malapitan. Ayan, limang kwarto. So divider na lang tsaka bubong. Pero madali na yun. So oras na magkaroon ng materialis, isang salpakan lang yun. So yan ang bukasan. Oh.
Ayan na. Yun mga ka-pigeonation, ito pala yung mga harap, ito steel matting, ito yung mga tira-tira ko sa dating mga screen. So yan, ready na to. So yun mga ka-pigeonation, bali nakita nyo nga yung ano, breeder cage natin. Nalagyan na natin ang pinto tsaka ng harapan. Bale, division nga tsaka bubong na lang, pero oras nga na magka materials tayo, isang lagay na lang yun, kaya ako consider na natin natapos yan. Para oras na malagay natin yun is ma-arrange na rin natin tong mga double cage dun, lalagay ko sa ibabaw nun eh. Then eto eh yung breeder natin kasi may itlog pa, kaya hindi natin maalis dito. Syempre pag may itlog, tapos inalis natin, ma-ano yun eh, tatanggal. Hindi nila lalilimliman. So, ayan, pahinga muna tayo mga ka-pigeonation. So, eto mga ka-pigeonation, ilagay ko lang yung mga kahoy na to para ma-imagine lang natin yung ano, magiging itsura. Pero wala pa kasing divider yan, kaya hindi ko pa ubrang ipako yan. Pero yan yung ilalagay natin sa itaas. Bali, plywood yung ilalagay natin sa divider. So, eto yung itsura ng loob. So yun mga ka-pigeonation. So bali ano na, yung likod natin is pinaka hollow blocks na. So yan. Ayos mga ka-pigeonation. So yan, medyo madilim yung loob kaya mas komportable yung ibon. Problema lang natin, hindi na sisikatan ng araw sa umaga. Kaya mag-a-adjust na lang tayo pag may young bird na. Ibibilad na lang natin yung young bird sa umaga. Nung nandito kasi, pag nagbibreed kasi ako dito sa umaga, is tirik na tirik yung araw. Kaya ano, kaya yun ang benefit ng pwesto na yan. Kaso lang eh, dito kasi nakadikit sa pader, kaya medyo matibay-tibay. Kaya dito tayo, adjust na lang tayo. Kaya naman nating magbilad ng pitchon pagka umaga. So yan, 5 rooms mga ka-pigeonation, 50 centimeters by 40. So, ito yung ano. Ayan, ito yung division sa may ano na to. Ayan, dyan ko lalagay. Ayan, ayos sumaraw. Ayan. So, ayan. Ang overall na itsura. So, ayos mga ka-pigeonation. So, ayan mga ka-pigeonation. Nagpa-lo-fly lang ako saglit. Then tapusin na natin yung video dito sa part na to mga ka-pigeonation. So nandito na nga lang tayo. So eto na ulit yung ano natin, pakita ko lang ulit yung ating loop. So division na lang, pwede na pagkulungan. So huwag nyo kalimutan mag like, mag comment at mag subscribe mga ka-pigeonation. Hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa ating mga videos. So like nyo yung page natin, Pigeonation Loop TV. Tapos join kayo sa ating Facebook group na Pigeonation Loop TV Community. So maraming salamat. Paalam.